Ngayon, hello po uli, nandito na naman po tayo. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo itong mga place. Itong mga place na ito, ang tawag ba dito ay Industriegebiet sa German. Industrial place, kumbaga. Kumbaga mga industriya, yung mga kumpanya. Katulad nito, bagong tayo po yan. Kumpanya ng mga nagmagawa ng bahay. Yan ang pinakamayaman. Ang nag-founder niya, yung kapitbahay ko, ewan ko kung ilang percent pa sila nakatira doon sa kabilang bahay namin, to si Negele. Kita niyo yung pangalang Negele. Yan pa rin. Dahil sila talaga ang kilala. Yung mga anak niya, ewan ko kung ilang percent pa ang kanilang kaano dyan. Sila ang founder niya dahil sila lang pong gumagawa ng mga apartment, ng mga building. Marami rin pong ibang kumpanya na gumagawa. Pero ito ang isa sa pinakamayayaman. At nandun po yan sa kapitbahay ko. Mga kapitbahay ko po doon sa amin. Ako lang ang itim ang buhok doon. Eh, pero mayayaman. Hindi lang sila nagpapakita na mayaman sila. Hindi nila sinoshow yun po. Ganun siguro talaga pag may pera. Hindi sila na kailangan magpakita. Sabi nga ng mga German, pag may pera ka, may pera ka. Makikita mo na yun. Hindi mo na kailangan ipagyabang pa. Ibig nilang sabihin. Ha? O well, sabi nga, about money, we don't need to talk about money. If you have money, you have money. Ganun ang ibig sabihin ng mga German. Obers Geld muss man nicht reden. Es sei denn, haben wir schon. Ang ibig sabihin, huwag tayo mag-usap tungkol sa pera. Ang ibig sabihin, huwag na tayo natin pag-usapan ang pera. Meron na ako. Bakit mag-uusap pa tayo tungkol sa pera? Ganun yung mga super rich po dito sa amin ako. Dami-dami dito. Simple lang sila. Makikita mo sa kotse din nila. Yan. Ito naman po ay yung mga ano nga tawag sa atin doon? Yung halimbawa, nagpapadala kami. Ito, isang kumpanya po yun. Nagpapadala kami ng mga boxes. Yan. Ito naman, ewan ko ba, maliit na kumpanya lang po yan. Okay, tawag, pero marami rin mga worker yan, ha. Siguro mga metal ang kanilang negosyo. Yan po, nandito po sa lugar na to. Kasi ito, sakop po ito ng aking bayan. Yung aming negosyo lang po ang maliit. Makita nyo to, itong babaeng ito, siya po ang driver ng truck, ha. Kita mo yan ang mga kinakarga niya, ha. Ngayon po, pati babae, nagda-drive na sila ng truck na ganyan. Kasi, mas gusto nila yung ganyang trabaho. Siguro, saka malaki ang sweldo. Pero alam nyo po, ayaw ko ng ganyan. Kasi stress yan sa kalsada, eh. Sipin mo, magdala ka ng ganyan. Tapos, tingnan mo, ganda-ganda niya po. Nakadamit lang na ganyan. Pero, pag nag-ano po yan, ganda. O, tingnan mo, bakit pa siya. Wow. Alam niya, kailangan alam niyang repairin yung kanyang truck. Tingnan niya po, ang dami. Yan. Ito at nakalagay niya, TPD, Your Delivery Expert. TPD po yan. Yan ay mga, anong tawag? Kalimutan ko. Container. Container po ang negosyo niyan. Nagpupunta sila sa Brazil. Ewan ko lang kung ito meron sa Pilipinas. Diyan sa atin. Ibang klase ng kumpanya. Ito naman, container po ang kumpanya. Ito naman, Rupix na ito. Yan pala, o Rupix. Nagdadala po ito ng mga semento. Yung mga sementong binubuhos na lang sa mga malalaking building. Pag may gumagawa ng building, tapos na yun, ibubuhos na lang nila. Ito po, no, tingnan nyo. Ano pa ito, meron na naman itatayo sila dyan. Yan. Itong si Bawart po na to, ang ginagawa naman itong si Bawart, ang kanyang negosyo, kapitbahay ko po yan, isa pa rin kapitbahay ko si Bawart niya. May isa pa siyang negosyo doon sa kabila. Ang ginagawa niya po niyan ay wood tiles. Wood tiles yung kumbaga sa atin ay tabla. Tablang bahay. Pero class po yun dito, parang ganun sa Amerika. Wood tiles ang sahig. Kasi dito sa amin kailangan meron kang heater sa floor heater. Kasi ang ginaw po kasi. Kaya yan. Dito naman, tingin nyo. Halls. Parket. Yan si Bawart. Yan po ay neighbor ko.
Ang bahay niya doon sa amin ay yung parang French style. Kapitbahay ko may-ari niya. Si Christophe. Ito naman, gumagawa sila ng mga duck, ng mga bubong. Parang ganun sa nilagay sa bahay ko sa Pilipinas. Yun po ang negosyo nila. Yan. Tapos ito rin yata, annex nila to. Annex din nila to. Yan, tapos yung isang building na gray po na yun, yun naman ay nag, anong tawag doon? Anong tawag po sa Pilipinas? Yung gumagawa ng kalsada, naglalagay ng mga espalto, yan ang dinideliver nila. Itong kumpanyang ito, SM Souls, yan. Yung Souls po, yan ang bayan namin. Tingnan, Rupinox. Yan. Ano po sila? Gumagawa ng mga duck, ano ba yan? Mga bubong. Ito yung mga paprika po yan dito sa bayan namin yan, ha. Kasi ang paprika dito po, hindi pwedeng kalat-kalat. Kaya kailangan sa isang place lang. Ito dati naman, dati yan sila mga crane, ang negosyo nila. Lumipat sila. Lumipat yung may-ari niyan. Crane po dati ang negosyo. Yan sila. Rental, ha. Hearty technique, binago na po eh. Pinapaupahan na yan. Yan. Tapos ito. Tapos doon sa dulo po, yun naman sila nagre-recycle. Mga ilang bayan po, magkakasosyo. Doon nagre-recycle ng mga papel, ng mga plastic, ng mga couch, kung anong gusto mong itapon. Yung isang beses po, ang asawa ko, nakakuha siya ng coffee machine. Itatapon na nila, ay gumagana pa. Naku, sabi ko, salamat darling, kasi dadali, papadala namin sa Pilipinas, kita nyo. Tingnan, isa pa rin pala to. Kumpanya din po to ng duck. Kita nyo, yan ang negosyo nila. Ganito ang style po dito. Yan. Mga duck, kita nyo. Ganda, no? Yan. Yan po ang ilalagay dito. Kasi dito po sa Europa, wala namang bagyo eh. Wala namang bagyo na katulad doon sa Pilipinas na pagkalakas-lakas. Kaya ganyan. Ano bang tawag sa atin yung duck na yan? Parang mga, kalimutan ko na po ang pangalan. Ito ang negosyo nila. Ito po. Kaya kita nyo, ito naman, yun po ang negosyo ng asawa ko. Maliit na yun. Yun ay namanan ng aking darling. Yan dati pangalan nito, Gantner. Crane po ang ninegosyo niya. Lumipat lang sila, pinapaupahan nila yan. Ito naman, sa asawa ko po. Nako, huwag niya lang ipakita. Di naman kami po kayamanan. Pero at least, nakalingya rin kami sa kanila. Kaya alam ko yung anak ko, magmamanan niya na. Ang pinapag-aralan na nung anak ko po ngayon, magkagawa siya ng mga bahay na made of wood. Yun ang gusto niya nung kaisa-isa kong anak na lalaki. Yan. Yun namang may mga ano na po na yun, mga annex yun. Sila naman, gumagawa ng mga kotse. Yun. Yan, nandito na pati sa aking darling. Pero yun sana ipapakita ko sa inyo, yung mga nagre-recycle po. Yan, kita niya, dami, busy itong lugar na to. Sabi nga dati, tingnan niyo po. Sabi nga ng asawa ko eh, magawa na lang ako dito ng truck. Food truck, sabi niya. Para yung mga nagtatrabaho dito, sa akin nilang kakain. Maganda rin idea nga yun eh. Yan. Ito po yan, yung recycle company. Kita niyo? Nagre-recycle. Ito naman, Logtronic. Ano ba yung Logtronic? Ano bang negosyo to? Ito, pabrika din po yan, oh. Tingnan, dami niya rin nilang trabahador. Kita niyo, ha? Yan. At yung nasa dulo po na yon, yung may mga ilaw-ilaw na yan, dyan sila nagre-recycle. Mga ilang munisipyo po yan, ha? Ilang bayan ang nag-aano po diyan. Dyan. Lahat ng itatapon mo, pupunta ka dyan. I-recycle nila, itatapon nila para sa'yo. Pero of course, magbabayad ka. Yun lang po, di ba? Pinggan, yung kaibigan ko nagtapon ng pinggan, siyempre magbabayad ka. Yan po, ang mga negosyo. Tingnan yung driver. Yan, kita nyo. Ganda, no? Yan. Naku, at ito yung negosyo po ng asawa ko, maliit lang. Simple lang po kami. Thank you.
Yan, busy po tong kalsada na to. So, thank you for watching po. Thank you.